Okay, tayo po'y nagbabalik mga kabayan. Makinig tayo ng balita mula sa ilang kaganapan dito sa bansa. Mga SOP kontra COVID-19 sa buong Malaysia nagkaroon ng magandang resulta. Live mula sa newsroom ng SMNI dito sa Kuala Lumpur, may report si kapartner Fretzie Howard. Yes, kapartner. Patuloy na nagpakita ng improvement ang pagpapatupad ng mga SOPs sa bansang Malaysia dahil sa patuloy na pagbaba ng kaso ng natatamaan ng COVID-19 sa mga nagdaang araw. Ayon kay Health Minister Dato Sri Dr. Adam Baba na ang pagbaba ng kaso ng COVID-19 ay dahil sa pagsunod ng publiko sa COVID-19 Standard Operating Procedure o SOP at pag-comply sa mga preventive measures sa MCO 2.0. Ipinahayag din ito kung ang publiko ay patuloy na tumupad sa mga SOPs, mayroong malaking posibilidad na bumaba ang kaso ng higit kumulang ng 500 sa isang araw sa Mayo. Ngunit kung ang mga tao ay bigo na sumunod sa mga SOPs, ay maaring umakyat sa 1.1 at maging dahilan sa pagtaas muli ng kaso ng COVID-19 sa pang-araw-araw. Dagdag pa ng Health Minister na maaring bumaba ang bilang ng mga red zone districts sa bansa kung ang publiko ay patuloy na magsasanay sa mga SOPs. Hinihikayat ng gobyerno ang publiko na ipagpatuloy ang nakasanayang mga COVID-19 SOPs upang matulungan ang pagsira ng nakakamatay na sakit na COVID-19. Kapartner nitong Lunes, Marso 15, naitala muli ng Malaysia ang 1,208 na bagong kaso, mas mababa kumpara sa mga naitalang kaso sa mga nagdaang pang-araw. Maliban dito, nadagdagan din ang 1,973 na bagong gumaling. Fretzie Howard, Kabayan News, Malaysia.